Ay, nag-crave na naman nga niyo kami sa Unli Wings, mga kamangyan. Kaya kako, ayun na lang ang ulamin namin ngayon din sa bukid. Ay, for the go. Ay, maaga nga niyo kami na malengke kanina, mga kamangyan. Gawa nang nag-crave nga niyo kami doon sa Buffalo Wings. At kapag naman kami ay kumain doon sa labas, sa mga restaurant, gayar, ay kami mabibitin lahat. Ay, alam niyo naman kung gaano kami kadami kumain. Kaya kako, ay kami na lang ang galuto din sa aming bahay kubo. Para may tira pa doon sa pampulutan ni Paring Jun, aroy. Bali, nasa 5 kilo pala, aroy, mga kamangyan, at 230 pesos so ang isang kilo. Medyo marami-rami ho yung aming binili. Gawa nang ang agawin ho namin ngayon ay yung Buffalo Wings Original at saka ho yung Buffalo Wings Barbecue. Oh, syala, may padalawang flavor. At dahil nga niyo, hindi pa naman kami nagkasimula magluto. Syempre, nagatambay-tambay ho muna kami din sa labas. Ay, tingnan niyo naman ho yung inagawa ng mga kapatid ko din eh. Abay, inapitas ho yung dahon sa matrika ko tapos parang magic-magic daw. Wow, magic! Bali, kapag wala pa ho pala kami masyadong inagawa din eh. Kunyari, hindi pa kami nagalinis, nagagayat, nagaluto. Ay, gay, ano, tambay-tambay, kwentuhan, kulitan diyan. Ay, alam niyo ho, mga kamangyang bata pa lang ako, lagi nang inapakita sa akin ni na kuya yung mga gay ang magic-magic daw doon sa Madrikakao. At dahil nga niyo, bata pa ako noon, madali talaga akong makuto. So, kala ko yung mga kapatid ko magician. Ay, sa tunay ho, hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan kung paano nangyayari yung mga inagawa-gawa nilang gayan, aroy. Ay, direct, nagpatulong na nga niyo ako kay Ate Shin at saka kay Nanay. Kako, tagtagan na namin ng balahibo, aring pakpak, gawa nang may mga tira-tira pa. Aba, baka mamaya ipag naluto na at pag kinain ay, parang may balahibo pa din. Ay, pag nangyari ho yun, nang sabihin sa akin, ay bawal pa ako mag-asawa o, ay di ako naglupagi din. At habang nagapisa nga niyo ako ng kalamansi din yung mga kamangyan, naalala ko dati, dahil nga ni gustong-gusto kong makatikim ng balot, eh syempre medyo mahal yun. Ang inagawa ko yung kalamansi, abutasan ko ng kaunti, tapos alagyan ko ng asin, tapos gapanggap ako na yun ay balot. Tapos maya-maya, pagkakita ko si Kuya Umpong at saka Aring Sikim, aba, ay bayarin, nagaintindi na rin noong sa kalamansi at kumuha na rin ng asin. Abay, talaga yung mga ngasim ka nang wala sa oras ay, aroy ah. At para mas masarap, syempre marinate natin. Wow, marinate! Grabe ang taas nun, munti ko na matala si Regine Velasquez. Ay, diyari't naglagay na nga niyo ako dito ng 2,086 pieces na asin. Uy! Tapos arehong pamintang doro, aring garlic powder. Naglagay na rin pala ako ng paprika diyan at mabibili naman huyaan sa palengke, tapos arehong harina. After ho noon, ay dinaglagay na rin ako diyan ng kalamansi na may buto para mapait kapag nakagat. Tapos ayan, mekos-mekos na yan ni Insan. Huy! Ay, masarap naman ho talaga mga kamangyang kapag makain sa labas kasi syempre wala ka na talagang ibang aisipin doon, yung pambayad na laang o tapos may mahain na sa iyo. Pero syempre iba pa rin talaga kapag nagaluto kayo. Ang kaso nga nila, ang kailangan mo talaga ng double effort. Wow, double effort? Kala mo naman talaga. Kasi syempre kailangan nyo mag-budget doon, kailangan nyo pang mamalengke, kailangan nyo aralin kung ano yung alutuin ninyo. Tapos problemado ka pa kapag hindi mo nakuha yung lasa na gusto mo para doon sa luto na yun. Pero syempre ang kaibahan doon, matututo ka. O syempre pag nag-request yung asawa mo, mahal, pagluto mo naman ako ng ganito. O edi kaya mo kahit pa yun ay madaling araw, pagluto mo diyan. Next time. Medyo matagal-tagal ho palang amarinate yung karne mga kamangya, mga 2 days. So, sobrang tagal. So, mga ilang oras para syempre mas kumapit yung lasa doon pag prinito natin hanggang laman may lasa. Kaya yeah! Habang naghihintay nga ni ho, kanina naglimot-limot si na kuya tsaka si tatay ng mga plastic-plastic din sa paligid tapos nilagay na lang doon sa sako. After ilang oras nga ni ho, kako din kay na tatay at saka kay kuya Bunjing ay pwede na silang magatong din para makapagprito na din. Gawa nang syempre, okay naman na yung karne. Pag binabot pa namin, pag pinatagal pa ng sobra, baka magsobrang sarap na, baka makapagtayo na kami ng restaurant. Hoy, si Uwi! At dahil nga ni ho, 5 kilo yung karne na nabili namin kanina mga kamangyan, kailangan ho talaga din ay marami din yung mantika, mga 2 tub. Hoy, sobrang dami naman nun! Akala mo magaswimming! Din ho sa isang lagayan, ay dinaglagay na si nanay ng harina, aring crispy fry, tapos pinalagay ko na ho din sa akin pamangkin, aring asin, at saka ho paminta. Bago ho kasi prituhin yung karneng binabad kanina, ay kailangan ho munang idaan dyan. Wow, idaan dyan! Bali, arin na ho pala yung karne na binabad natin kanina mga kamangyan. Mas matagal ho, mas masarap, kaya kung ako sa inyo mga 3 months, wih, hindi! Ay, garit, nilagay ko na nga ni ho aring mga karne doon sa ginawa ho ni nanay kanina. Para syempre, kapag prinito natin, iba yung crispiness. Crispiness! Ay, alam niyo ho mga kamangyan, kala ko talaga dati sobrang hirap magluto noong garne. Pero kapag napag-aralan niyo na ako para lang kayo nagaluto din ng adobo. Ay, hindi ko ho alam mga kamangyan kung ako laang, pero kapag kunyari ako'y nasa kusina tapos nag-experiment ako ng mga luto-luto doon o may napag-aralan ako tapos nakuha ko yung lasa na gusto ko. Ay, grabe, sobrang saya talaga, ang sarap sa pakiramdam, parang gusto mong magtatalo. At habang naprito nga ni ho doon yung iba, ay di yung mga natitira ho din, ay dinilagay ko na rin din sa kulay puti. Ay, kailangan ho talaga yung gayan ha, para syempre mas masarap at mas malutong. Next naman. Kasi rin nga ni ho para mga kamangyan, ako kapag malabas ho kayo ng bahay, naku, magdala ho kayo ng payong, ng tubig. Dahil sobrang tindi ho ngayon ng init. Ay, kahit nga ni ho kami na kahit pa paano ay sanay na sa init. Ay, talagang nagugulat pa rin kami sa sobrang tinding sakit sa balat. Lagi din ho kayo maglagay ng sunblock. Huwag lang ho yung kapag maligo kayo o kaya naman ay may mga outing-outing. Ay, naku, araw-arawin nyo. Lalo na ho ngayon, at sayang ang beauty. Sayang ang beauty. Habang naghihintay ho, ako kay Kim ay magawa na siya ng sausawan. Ay, dinaglagay na ho siya din ng mayonnaise. Arehong evap na gatas. Arehong bawang, asin, paminta, at dried basil leaves. Ay, for the go. Ay, grabe mga kamangyan, natry ko na talaga yung gayan at sobrang sarap. Huy! Medyo matagal-tagal nga niyo aring maprito mga kamangyan kasi syempre kailangan talagang siguraduhin na hindi laang yung labas yung luto.
to, dapat yung loob din. Ay, direct nagtulong na nga niyo si Kuya Bunjing at saka si Kim sa pagkukuha ho na rin mga naprito ng karne. Ay, nagutom na nga niyo ako ng mga oras na yan. Gawa lang habang inaprito, ay amoy na amoy muna. Gawa lang, siyempre, nababad natin kanina, nalabas yung amoy. Wow lang. Habang nagaprito nga niyo din si Kuya Bunjing at saka si Ate Tintin, ay tinawag ko na ho si Nanay at saka si Ate Shane. Kako ay magsimula na rin na maggayat-gayat ng mga agamitin para doon sa isa pang sos. Kasi nga ni 87 na sos yung agawin natin. Uy, sobrang dami. Ay, mas mabilis nga niyo talaga matatapos yung isang gawain mga kamangyan kapag garning nagatulong-tulong kayo. Naks na kasi siyempre may katulong na kami ngayon sa paggagayat diyan sina Ate Shane, sina Ate Tintin kasi dati kami lang ni nanay. Tapos si Tatay lang at saka si Kim yung lalaki. So sila lang yung nagatulong kapag may kailangang buhatin. Ay minsan nga ni kahit kami ni Julina ay nagabubuhat na rin para lang mas mapabilis yung gawain. O ay ngayon pwede na kami maging donya. Huy, donya. Kasi sobrang dami nga niyo namin mga kamangyan. Minsan kapag andinyo kami sa kubo, akala mo lagi may handaan, may birthday, may piyestahan, may kasalan. Hala, ba't napasama yun? So yun na nga niyo, hindi pa rin natatapos ang pagpiprito. Feeling ko mga 30 days kami dito. Natawa pa nga niyo ako din sa mga pamangkin ko. Gawa ng arehong panganay, inapakabuhat-buhat yung bunso. Ay, arin naman ng bunso, ayaw na ayaw magpabuhat, ayan man din at iamot na iamot. Aray, Ay, diari talagyan na ho natin ng flavors yung ating mga napritong chicken? Chicken wing. Ay, di naglagay lang ho ako ng butter din eh. Tapos, naglagay ho ako din ng bawa. At saka ho sibuyas, tapos konting sili. Naglagay na rin ho pala ako ng ketchup diyan mga kamangyan. Tapos, ahalo-haluin lang ho. Tapos, naglagay na rin ako diyan ng toyo. Ay, di naluhalo ko lang ho muna yan mga kamangyan. Saka ho ako diyan naglagay ng suka at saka ho ng asukal. Hinabol ko na rin ho palang ilagay diyan yung paminta at syempre ho konting tubig. Ay, for the go. Medyo malapot, naglagay din ho ako diya nung cornstarch na tinunaw ho sa tubig. Magandahan din ho, kapag medyo malapot, mas mabilis siyang dumikit doon sa ating chicken. Next naman, kung sa tingin ko nga ni ho ay okay na, edi siya kako ho kinuha yung chicken na prinito ho natin kanina. Tapos yan, alagay lang ho diyan. Tapos ahintayin ho na mas kumapit talaga yung pinakang sauce doon sa ating manok. Habang nagawa nga ni namin na rin mga kamangyan, ay mas tumindi ho talaga yung pagkagutom namin. Gawa ng imagine nyo ho, kanina inaprito pala ang ay sobrang bango na, edi lalo na ho nung nilagyan na ng garni. Ay sakit naman na ho, aray, hindi napakatagal-tagal yan gawa ng siyempre, luto naman na yung manok. Kaya after ilang minutes lang, ay dinilipat ko na rin ho din sa isang lagayan para siyempre, maluto naman natin yung isa pang flavor. Pero sabi ko nga ni ho, ay skip na lang yung magluto nung sa pangalawang flavor. Para naman siya ay may ambag sa bansang Pilipinas. Nung natunaw na nga ni ho yung butter diyan mga kamangyan, saka siya nag-isa diyan ng bawang at saka sibuyas. Maya-maya ho, ay dinilagay niya na dyan yung ketchup. Tapos ho, arin paminta at konting tubig. Ay for the go. Dahil nga ni ho, barbecue flavor arin inagawa ni kay mga kamangyan, ay dinaglagay na ho siya dyan ng barbecue powder. Tapos mabibili din naman ho yan sa palengke. Ay kung wala ho, ay di wag na ho. Kaya ho doon sa ginawa ko kanina, kailangan din na ay medyo malapot. Kaya naglagay na rin siya dyan ng cornstarch na may tubig. At yung okay na nga ni ho, na nakuha na yung tamang lapot, ay di lumapit na diyan si kuya para may ilagay na yung mga natitira pang napritong karning manok. Kaya ko na ho yung nagasabi mga kamangya, kung hindi pa ho kayo nakakapag-try nung garning luto, naku ay itry nyo na ho, perfect na perfect lalo na kung may mga bisita kayo diyan. O kaya naman, pagluto nyo yung family nyo diyan para makatikim naman ng kakaiba. Ay diari, kagaya rin ho nung ginawa ko kanina, pinakapit lang yung pinakang sauce doon sa chicken para rin mas kumapit talaga yung flavor. And after ilang minuto mga kamangyan ay di ayan at nilipat na rin sa isang lagayan para naman kami ay makakain na. Ay for the go. At para ho mas nakakatakam sa mata mga kamangyan ay naglagay ho kami diyan nung sesame seed. O diga, feel na feel. Kala mo na sa restaurant. Bali dalawang flavor lang ho pala yung ginawa namin diyan. Yung buffalo wings original at saka yung buffalo wings barbecue. Pero sa tunay ho mga kamangyan, ako pag makain ho kayo sa labasan, sobrang daming flavor ng mga ganyan. Parang feeling ko nasa 800. Hoy, sobrang dami. Pero tunay ho mga kamangyan, meron nung sweet chili, meron nung lemon pepper, may garlic parmesan, may spicy garlic, may grilled chicken wings, may teriyaki wings, honey barbecue, Korean sticky wings. Basta ho, sobrang dami at ang lahat ng yun sobrang sasarap. Pero syempre, depende pa rin sa mga panlasa natin. Ako, kapag kunyari na-invite na kumain sa labas, tapos dyan nga sa mga chicken wings, ang flavor talaga na inapili ko yung medyo maanghang. Yung mga sweet chili or spicy gayan. Kasi nga ni ho, mahilig talaga ako sa maanghang. Feeling ko talaga ay may kulang kapag walang sili. Yeah. Sa sobrang hilig ko nga ni ho nun sa sili mga kamangyan, miski nga ni ho pritong itlog, nalagyan ko pa ng sili. O kaya naman yung kanin, adurugan ko talaga ng sili gayon. Eh ngayon, syempre may mga kasamahan kami din ni sina nanay, sina ate Tintin. Hindi man yung mahihilig talaga sa maanghang. O syempre para mas ma-enjoy nila yung pagkain, ay kami na lang ang gadgets. Maglagay na lang kami ng sili doon sa mismong plato namin para wala walang gulo. Ay diari, sobrang napasarap po talaga yung kain namin diyan mga kamangyan. Kaya kung may mga baho pa kayo diyan, bakit naman. Kinabukasan ng mga kamangyan ay nagulat nga ni ho ako. Gawan ang pagkadami-dami yung pumunta din sa bahay. Sabi na paisip nga ni ho ako kung may birthday yan, baga may handaan din sa amin. Ang pagkadami-dami talaga. Ay gusto ko nga ni ho sumagaw diyan. Hello, kamusta Araneta? Uy, feeling concerned. Pero nga ni ho mga kamangyan, diga ho nitong nakaraan ay Holy Week. So ang dami ho talaga nag-uwian din sa Mindoro. At total ay nandito na nga ni ho sila sa Mindoro. Naisipan talaga nila na pumunta ho sa amin. Dahil nga ni ho, solid daw sila. Lagi daw silang nanonood ng vlog. Grabe kayo, naiiyak na ako sa inyo. Kasi rin mga kamangyan, lagi akong inatanong ng mga kasamahan ko, ano daw pakiramdam no? Kahit saan ka pumunta, may nakakilala sa
kayo. Maya-maya may magpa-picture, gayaan. Sa totoo lang, syempre naman masaya, nakakakilig, kasi nga may nakakakilala sa iyo. Aba, ipinangarap ko lang yun ha, dati na. Alam, ano kayong feeling nung gayo na parang artista. Tapos dati nung unang may nagpa-picture pa sa akin, hiyang-hiya ako kasi syempre ako yung normal na tao lang. Tapos magpa-picture kayong gayaan. Tapos feeling ko, pinakamahirap talagang part 2 sa gayon. Kapag kunyari, wala ka sa mood, o kaya naman pagod na pagod ka. Tapos biglang may malapit, may camera, kailangan mo talagang umiti sa kanila. Kasi once na hindi ka humiti, gayaan, asabihan ka agad na masungit, suplada. Ay talaga yung minsan ay makukurot mo. Pero ayun, sobrang thank you sa inyo mga kamangyan, sa support, sa pagmamahal. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapunta kung nasaan ako ngayon. Grabe kayo! Hindi ko man ho kayo kilala lahat-lahat, pero mahal na mahal ko kayo. Ay, siya pa kiss. So ayun, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O, ay siya, hanggang dito na lang ang ating video mga kamangyan. At ako'y masama muna sa mga aray. Bye-bye, love you. Yeah.